isang abogado, manunulat at profesor. And of course, nakapamahagi ng ilang limang hibayan ng lupa palatpakan mo natin sa pagkasinador, Atty. Joy Castillo-Suarez! Mayong adlaw sa inyong lahat. Tama ba yan? Alam niyo, hindi po talaga ako Bisaya, ano? Hindi ako makasulti, hindi ako makasagot ng Bisaya. Pero makakanta ako ng Matugina. Magandang hapon po sa inyong lahat! Okay. Alam niyo po, natutuwa po kami sa inyong mainit na pagtanggap. Gusto niyo na po bang marinig si Mayor Risco Moreno? Okay, parating na po siya. Bago ko sa dumating, kami muna mga tumatakbo para sa senador ang magsasalita ngayong hapon na ito. Pagpapakilala lang po ako, ako po si Attorney Brother John Castrisones. Dati pong kalihim or secretary ng Department of Agrarian Reform. Ang ating pong tungkulin ay po mamigay po ng lupa sa ating pong mga magsasaka. Sa katunayan, nung ako po ay secretary, nakapamigay po ako ng around 429,000 hectares ng lupa sa buong Pilipinas. Ilang beses po ako pabalik-balik dito sa Zamboanga, lalong-lalo po dito sa Pagadian. Ilang beses po ako naging guest dito, yung dancing fountain, tama? At saka inyong Christmas tree. Yan, napakaganda. Isa ito sa mga ipinagmamalaki ng Pagadian. Ngayon, ako po ay tumakbo bilang isang senador dahil gusto ko pong ipagpatuloy ang pamimigay ng lupa para sa ating magsasaka. May mga magsasaka ba rito? Meron? Naniniwala po ba kayo na mga magsasaka natin ay isa sa mga tunay na bayani ng ating bansa? Palakpakan po natin na malakas ang ating mga magsasaka. Meron po bang mag-iisda rito? Oo. Alam niyo po, ang ating pong mga mangingisda, isa rin po sila sa mga bayani ng ating bansa. Kaya dapat sila ay tulungan. Sa kasalukuyan, meron po tayong tinatawag na Bureau of Aquatic Resources, Fisheries and Aquatic Resources. Ang kailangan po natin ngayon ay gawing departamento ang ating pong Bureau of Fisheries. Yan po ang aking tututukan kapag ako po ay naging senador para po sa ating bansa. Gusto ko pong makagawa ng batas para ipagpatuloy ang pamimigay ng lupa para sa ating magsasaka. Alam nyo, noong 2019 at saka noong 2021, ako po ay pumunta rito sa Pagadian upang mamigay po ng lupa para sa ating magsasaka. Alam nyo po ba kung gaano kalaki ang lupang ibinibigay natin sa bawat magsasaka? 3 hektarya. Bawat isang magsasaka. Ngayon ang tanong ko, sino ba gusto ng lupa? Gusto niyo ng lupa? Iboto niyo ako. Alam, totoo po yan. Gusto niyo po bang matulungan natin ang mga mangingisda, bigyan natin ng mga bangka, yung mga tinatawag natin na tulong sa ating mga mangingisda? Iboto niyo ako. Gagawa po tayo ng batas para paularin, pataasin ang antas ng pamumuhay ng ating mga magsasaka at ng ating mga mangingisda. Okay? Okay po ba yan? Alam nyo, napakalaki po ng problema ng ating bansa. Kailangan nating labanan ang pandemya. Pangalawa, kailangan po nating tignan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil po sa gera ng Russia at saka Ukraine. Pangatlo, ang napakarami pong natural calamities na dumadating sa ating bansa. Pangapat, malaki pong utang ng Pilipinas, 13 trillion pesos. So, magkakaroon ng paghihirap sa ating bansa. Ang kailangan natin, crisis manager, isang pangulo na may pusong mahirap, may pagmamahal sa mahirap, at yan ay wala iba, kundi si Mayor Risco Moreno. Umabot niyo ba si Mayor Risco? Bumoto niyo ba si Atty. John? Ang numero ko po, number 13. Ha? 1-3. Sa Senado, ha? Lucky 13. Pero pag di niyo ako binoto, mamalasin kayo. Tandaan niyo po, ha?
ang numero ni Meris ko, number 3. Ano ang numero ni Meris ko? Pamilagay niyo ng 1 sa harap, number 3. Yun po ang numero ni Attorney John Castriciones. Tandaan niyo po ha? Matatandaan niyo po ba yung apelido ko? Sumunod niya po kayo sa akin, Castriciones. Castriciones. Yan, yan po ang numero mo, number 13. Yung number 3, pag nilagyan nyo ng 2 sa likod, number? 32. Anong number? 32. Yan po ang numero ni Samira Aguta. Ano po ang numero ni Doc William? Number 6. Anong numero ni Doc William? 6. Yan din po ang numero ni Dr. Carl Balita. Palagpagan po natin. Yung 6, pag nilagyan mo ng 5 sa harap, anong numero? Ano numero? Yan ang numero ni panglaban mo, Joe Pechison. Ba't mas maraming palakpak? Dahil guwapo, ano? Madaya kayo, ha? Anyway, alam niyo po ako, meron po akong dalawang anak na abogado. Parehong binata. Nakikipita ko dito, marami magagandang mga dalaga dito. Meron po bang walang jowa rito? Pahingin ang number mo iha. Okay, huwag niyo pong kakalimutan. Kung gusto natin ang lupa, iboto natin si Attorney John Castriciones, number 13 sa Banata. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. Hey, hello, ladies and gentlemen. Come on, palakpakan po natin. Number 13 sa Banata sa pagkasinado, Attorney John Castriciones. Wow! At ang susunod po, siya ay dating mambabatas sa autonomous region of Muslim Mindanao at naging miyembro ng Bangsamoro Transition Commission na umalakas sa Bangsamoro Basic Law. At para sa pagsusunod at pagtatago sa kabataan ng mga kababaihan, kabataan at mga kapatid, come on, mag-ingay, pag-adiyanan ng aksyon demokratika sa pagkasinador, Samira Buto! Magandang umaga. Assalamu alaikum. Happy Ramadan. Magkano ang pera na nasa bulsa ng bawat isa? Pwedeng patingin? Eh, tingnan ko. Ebidensya. Ebidensya. Tingnan ko. Wala rin, ha? Wala. Ang trabaho ng gobyerno, hanapin ang ina na walang maraming anak at walang pera. Ang trabaho ng gobyerno, hanapin ang senior, badyaw, katutubo, mga PWD, naka-wheelchair, walang maintenance. Ang trabaho ng gobyerno na gusto ko, idiretso ang ayuda sa bawat isang nangangailangan. Ako po si Samira Gutok, biktima ng gera ng Marawi. Ina ng isang 7 taong gulang na bata, si Amir. Mga babo, ina, lola. Gusto ko magtrabaho para sa ayuda, crisis, binigyan ni Isko ayuda para sa Zamboanga na napunta sa Manila. Mabuhay, Isko Moreno Damagoso! Hindi niya butante si Isko itong mga Zamboanga pagadian na pumunta sa Maynila. Hindi niya kamag-anak na tayong badyaw na pumunta sa Maynila. Hindi niya tayo estudyante sa Manila. Mga taga Zamboanga na pumunta sa Baseco. And yet, binigyan ng gadget, binigyan ng wifi, binigyan ng load. Yan ang Isko Moreno Damagoso! At tatrabahuin ng isang babae, senador ninyo, magkaroon ng maintenance, libreng medical, Dr. Willie Ong. Yan ang tatrabahuin natin. Ang mga kapatid nating katutubo, kilalani ng kultura, kilalani
tradisyonal at herbal na medisina ay isang paraan i-combat ang COVID. Mabuhay ang mga katutubo! Yan ang ating tatrabahuin. At sabi ni Jessa Zaragoza, parang di ko yata kaya ang sa buhay ko'y wala ka. Aanin ang pag-ibig pag ang puso ay nag-iisa. Ang demokrasya ay mag-iisa, nanay, pag hindi kayo bubota sa pobre nang galing sa atin na pobre. Sisko, alam niya paano magutom. Alam niya masunugan. Alam niya walang light, walang tubig, walang makain. Kinakain niya Jollibee tinapon. Kaya ang nababagay sa oras ng krisis, sakit, sunog, kalamidad, ay wala. Ay isang pobre Isko Moreno Dumagoso. Suportahan para sa mga anak natin ito. Mga pobre tayo, Mindanao. Pero ang makakaintindi, pagkain. Ano gusto natin? Pagkain. Edukasyon. Gulay daw. Eskolar. Ayuda, subsidiya sa mga farmer. Fisher folk. Yan ang programa ng Bilis Kilos. Suportahan Isko Moreno Dumagoso. Mabuhay tayong lahat. Samira Guntok, tutok, kumakatok sa pagadian sa Buanga. Ituktok sa Balota, 32 ang waistline. Mabuhay tayong lahat. Once again, palakpakan po natin Samira Guntok. Okay, etong susunod, handa na ba kayong lahat? Siya po ay naging konsihal ng lungsod ng Quezon na 6 na taon. And of course, Pagadianoy, kilalang-kilala siya dahil sa napapanood ninyo sa telebisyon ng Legal Drama Series kapag nasa Katwiran! That's right! Para sa pabahay at libreng serbisyo legal, para sa mga mahihirap, kabay, magigay, kandidatong senador ng Aksyon Demokratiko, Jube Cesar! Hello! Magandang umaga sa inyo lahat. Ako si Jovet Sison. Napapanood yung programa namin kapag nasa Katwiran. Tatlong dekada na ang ipaglaban mo. Tatlong dekada ng nagbibigay ng kaalaman legal. Tatlong dekada ng nagbibigay ng libreng payo legal. Ang dami nang nagpunta sa amin. Dalaga may anak. Kanino daw ang apelido? Mag-asawa, may anak na mababa sa 7 taong gulang, nag-away, naghiwalay. Sino may karapatan sa bata? Ang ina, tama. May diborsyo ba sa Pilipinas? Tinanggal sa trabaho, hindi man binigyan ng notice. Inaresto, 7 araw na hindi pa rin sinasampahan ang kaso. Ang daming nagpupunta sa amin, kailangan ang problema nila. Kailangan minsan ng batas. Ako yung humaharap sa inyo upang maging boses ninyo sa Senado. Ipaglaban ang inyong karapatan sa Senado. Ipaglaban po ninyo. Jumping season para sa Senado. Sa dami ng pumupunta sa amin, minsan isa lang ang payo ko. Isa lang. Pabarangay mo. Pabarangay mo. Ang daming problema malulutas sa barangay. Alam ko po yan, 3 taon na akong naging kagawad ng barangay. Ginigising ng madaling araw dahil nagsabunutan ng mga marites. Yung anak, kinagat ng aso ng kapitbahay. Yung alulod, nakatapat sa bintana ng kapitbahay. Si nanay, umutang, nagipit ang inutangan 5-6. Alam niyo 5-6? Alam niyo 5-6? Alam niyo ba ang 5-6? 5-6 ang number ko sa balota. Huwag niyong kalilimutan. Si nanay nagipit, di nakabayad, sinisingil, hinaharas. Bawal po mangharas. Pwede mo paalalahanan, hindi pwede iharas. Ako po ay naging konsehal din ng 6 na taon. Tawag sa akin doon, ama ng toda. Dalang kauna-unahang Quezon City Tricycle Ordinance,
ako ang may akda. Binigyan ng boses ang TODA sa Franchising Board. Isa rin ako sa may akda ng pamantasang politekniko ng lungsod ng Quezon. E bago ako magpatuloy, nagkakagulo sa likuran! Nagkakagulo sa likuran! Nandito na po ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Isko Moreno Domagoso. Pasalubungan natin ang masigapong palagpagan, Isko Moreno Domagoso. Families. Naging presidente National Home Mortgage Finance Corporation ng 7 taon. Pabayaan po ninyo na magbigay presentasyon sa inyo. Sana po ipaglaban ninyo ang pabahay sa Senado. Ipaglaban ninyo, Jopet Sison, para Senador. Ano ang gusto ninyo? Salita o gawa? Ano ang gusto? At kalusugan. Dadating na po mamaya ang susunod na Vice President, Dr. Willy Ong. Palakpakan po natin si Dr. Willy. At siyempre po ang ating mga senador, Senator John Castriciones. Palakpakan po natin. Senator Samira Gutok. Senator Carl Balita. At para po sa pabahay, para sa pagpapalawid ng kalaman legal, para sa pagpapalakas ng barangay number 5656, kapag nasa Katwiran, ipaglaban po ninyo Jopet Sison para Senador. Maraming salamat, maganda pa. Tatlong profesyon, registered nurse, midwife, at professional teacher. Ayan, alam nila kung sino. Doktor din siya sa edukasyon at humanities. Nakapag-aral at nagtuturo siya sa mga tanyag ng universidad sa Pilipinas. Kumain folks, tinagaw niya ang entrepreneur guro dahil sa kanyang pagtulong sa mga entrepreneurs. Ang mabuting balita ng kalusugan, karunungan at kabuhayan, Dr. Carl Balita! Magandang hapon, pagadian! Pumalakpakap mo lahat na may kasamang hiyawan! Magandang araw po! Naku, napakalalim pala ng ibig sabihin ng pagadian. Napakarami palang ibig sabihin ng pagadian. Kayo ang mamili. Anong gusto nyo? Yung sinabing pagad, which is to wait, padian, which is to market. Palengke pala ang pagadian. Pero sa Cebu, ang salitang pagadian, pagadian ay place to pray, para magdasal. Okay, pero para sa isang lingwahe, ang pagadian ay isang eskwelahan.
O mamili kayo. Lahat yan ay mahalaga sa atin. Tama po ba? Pananampalataya, tama po ba? Kabuhayan, tama po ba? Edukasyon, tama po ba? Ako po si Carl Balita, nag-a-apply bilang senador nyo. Pero ang tanong, unang tanong ko, pag kayo pipili ng senador, anong gusto nyo? Luma o bago? Mag-isip yung iba. Pag kayo namimili ng senador na iboboto sa Mayo, anong pipiliin nyo? Luma o bago? Buti na lang, bago kaming apat. Palakpakan nyo naman kaming apat, oh. Pangalawang tanong, meron na po bang nakita kayo na tumungtong-titong tumatakbong senador? May nakita na kayo? May nakatungtong na ba sa stage ito, tumatakbong senador? Okay, kaming apat, iiian na namin yung apat na sulok nito, amin na to. Sulod na tanong, may nakita na ba kayo tumatakbong pangulo sa eleksyon nito? Wala ba? First time yung makakita ngayon? O sino ang pangulo ng Pagadian? Anong pangalan niya? Okay, iiian na namin yung paligid mamaya ng Pagadian, amin na to, ha? Mga kababayan, ako po'y nag-a-apply sa inyong senador. Pwede po ba mag-apply? May tanong muna ako sa inyong lahat. Tayo ay nasa eskwelahan. May problema ba tayo sa edukasyon, sa karunungan, sa Pilipinas? Tanong ko, masaya ba kayo napapanood na dahil sa pandemya, ganyan na lang mag-aral ang mga bata ngayon? Palagay nyo ba natututo sila kagaya ng dati? Gusto nyo ba silang bumalik sa eskwelahan? Palagay nyo ba yung mga guro, masaya na ganyan na lang sila magturo? Mga kababayan, si Carl Balita po ang nag-iisang lisensyadong guro at doktor ng edukasyon na tumatakbo sa Senado. Pwede po bang mag-apply? Pwede? Okay, pasok ako doon sa criteria number one, karunungan. Pangalawang tanong, ate, relax ka lang ate. Relax, relax. Maka-atakehin ka dyan, ate, ha? Relax, relax. Mga kababayan, may tanong ako, taas ang kamay na naniniwalang may problema pa rin tayo sa kalusugan. Tayo ba nasa gitna pa ng pandemya? Sigurado kayo, nasa gitna pa ba tayo ng pandemya? Gusto niyo ba magkasakit? Maggastos pa magkasakit? Libre ba ang gamot ngayon? Ang ospital? Ang laboratorio? May problema ba tayo sa kalusugan? Mga kababayan, si Carl Balita po, ang kauna-unahang nurse midwife na tumatakbo sa Senado. Pagbibigyan niyo po ba ang isang nurse midwife? Yung iba nakatingin, sabi nung iba, kanina teacher ka, ngayon nurse ka, midwife ka, pasensya na po kayo, naging bisyo ko po ang pag-aaral, kaya tatlo po ang profession ko, dalawa po ang doctoral degrees ko. Pwede na po ba yun? Ako bilang health professional, naniniwala ako, at kung maniniwala kayo sa isang health professional na kagaya ko, si Isko Moreno, may pinakamagandang plataforma sa kalusugan. Gusto niyo ng proweba? Gusto niyo ng proweba? Sino ang kinuha ni Isko Moreno na vice president niya? Doc Willion. Si Doc Willion ba'y politiko? Siya ba'y doktor? Siya ba'y espesyalista? Siya ba'y cardiologist? Siya ba'y pinapanood nyo? Taas sa kamay na nanonood kay Doc Willion. Si Doc Willion ba natatakbuhan nyo para sa pangangailangan nyo? Lalo na kung wala kayong pambayad sa doktor. Tama, mali. Mga kababayan, ngayon si Doc Willion naman ang tumatakbo sa inyo. Sana naman po tulungan natin. Taas ang kamay ng tutulong kay Doc Willion. Yan. Ako may kilala akong bata. Yun ang kalusugan, ha? Pero alam nyo ba, si Isko Moreno rin may pinakamagandang plataforma sa karunungan. At siya ay ginawa niya yun sa buhay niya. Mga kababayan, ginawa niya yun sa buhay niya. Isa siyang basurero, isang pedicab driver, isang padjak boy. Pero alam niyo ba, pumunta, nag-aral sa University of the Philippines. Pumunta sa Harvard, nag-aral. Pumunta sa Oxford, nag-aral. Para ihanda ang kanyang sarili para maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pwede na ba yun? Pasok ba yun? Palakpakan niya ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At syempre, kababanggit ko lang, welcome na natin sa stage ang doktor ng bayan, Dr. Willie Ong. At syempre, kailangan ipakilala ko rin yung kanyang misis, Dr. Lisa Ong. Yan. Alam nyo, tinanong ko si Doc Willie, Doc Willie, alam nyo ba si Doc Willie ay Masters in Public Health, University of the Philippines, at siya ay valedictorian nung graduate sa UP? Palakpakan nyo naman yon. Tanong ko kay Doc Willie, Doc Willie, bakit pag nag-gagamot ka, walang bayad? Sabi niya, eh kasi Carl, pag ako naniningil, hindi gumagaling.
Pag ako nanggagamot, hindi naniningil, gumagaling. So mula ng noon, for 27 years, naggagamot siya, hindi siya naniningil, maski piso, dahil mahal niya kayo, mahal niya ang Pilipino. Mga kababayan, nasa entablado ngayon, ang mga taong nag-a-apply sa inyo. Pero may pangatlo pa akong tanong, tapos na yung kalusugan, tapos na yung karunungan. Ang sunod kong tanong ito, makinig kayo mabuti, taas ang kamay ng walang pera! Bakit parang masaya kayo? Oh, bakit ganun ang Pilipino? Taas ang kamay ng walang pera! Ha, 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 ha. Masaya. Alam niyo kung bakit? Ang basa ko dito ay dahil mas mahalaga sa atin ang pag-asa. Tama o mali? At kaya kayo nakangiti ngayon dahil nakatingin kayo sa pag-asa. Tama o mali? Taas ang kamay na maraming utang. Parang mas natuwa kayo doon. Taas ang kamay ng wala ng pera, marami pang utang. Sinong gustong magnegosyo? Taas ang kamay. Pero walang puhunan. Mas marami. Mga kababayan, ako po yung 20 taon kasama ng maliliit na mga negosyante sa aking programa na Radyo Negosyo sa ABS-CBN. Kaya kakampi po ako ng maliliit na negosyante. At ang sarili kong negosyo, yung Carl Balita Review Center ang naging tulay ng 1,000,000 kabataang Pilipino para maging mga professional. Maraming teachers dyan sa likod, sinalubong ako kanina. Mga produkto ng review centers. Ayun, ang mga nandun, no? O, kita nyo sila. Palakpakan nyo ang mga professional! Palakpakan nyo ang mga taong kanilang pinaglilingkuran. Pumalakpak lahat para sa susunod na Pangulo at Pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Marami tayong problema, alam ko yun. Tama, mali? Mabigat ang dalahin natin sa ating balikat. Tama o mali? Pero Pagadian, kayo ay place for worship, place for prayer, school, Pagadian, place for trading. Lahat yata ng pangangailangan ng isang tao ay nakikita sa salitang Pagadian. Ako, may konti akong mungkahi sa inyo, may konti akong advice. Pwede ba ako mag-advise? Pwede? Palakpakan muna. Parang mahina na yung palakpakan nyo. Pagod na ba kayo? Ibuusin ka natin yung paramdam na pagmamahal kay Isko Moreno! Okay, mga kababayan, itong advice ko sa inyong lahat. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Wala man lang palakpak dyan. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bighati kasawian. Ang pangarap nyo ay makakamta. Two joints. Basta't mag-isko ka lamang. Mga kababayan, marami tayong problema bilang mga magulang, bilang kabataan, bilang mga magsasaka, marami tayong problema. Bilang bansa, marami tayong problema. Pero may pagkakataon tayong mamili ng mga leaders na magbibigay sa atin ng pag-asa. At kami po ay nasa inyong harapan ngayon bilang mga aplikante. Ako po si Carl Balita, aplikante sa Senado. Patingin naman po ng kamay ng mga taong susuporta sa number 6 sa Senado. Samira. Oh. Promise? Tingin ng photo. At ano ang number, ano ang waistline ni Samira Guto? 36? 32? 32. Ano ang number ng ipaglaban mo, Jopet Sison? 56. At ano ang number nung nabibigay ng lupa? 13. Okay. Ano ang number ni Yorme Isko Moreno? Number? 3. Ano ang number ni Doc Willie? 6. Ano ang number ko? Ako po si Carl Balita. Nais kong maging mabuting balita ng Senado. Number 6 po sa balota. Mabuhay po kayo. Maraming maraming salamat po. Again, the number 6 sa balota. Once again, palakpakan po natin, Dr. Carl Balita! Pagadian,
Si Doc Willie Ong ay 27 taon na naghahatid ng libreng servisyong binigay sa mga mahihirap komunidad sa buong bansa. At sa kasalukuyan, kilala rin siya sa pagbibigay ng libreng bayo upos sa kalusugan ng mga Pilipino kasama kanyang may bahay na si Doc Liza. Come on, pagandianon, ang doktor ng bayan at susunod na Vice Presidente ng Pilipinas, Doc Willie Ong! Maraming salamat po. Doc Willie Ong po, tuwan-tuwa po ako makapunta dito sa Pagadian. At least nakita ko na kayo ng personal at hindi lang sa Facebook. Alam nyo, 27 years na akong doktor. Isa akong internist, isa akong cardiologist. Pero sa matagal na panahon, lahat ng gamutan namin ay libre na sa mahihirap. Ginagawa namin to kasi nakita ko talaga, pumupunta ako sa mahihirap na lugar, nakikita ko yung talagang kahirapan nating kababayan. Hindi makabili ng gamot, hindi makapa-opera, hindi makapa-check up kahit minsan lang, at dami nagkakasakit. Dito sa Mindanao, nakita natin ang daming may sakit. Mga infant mortality rate, yung mga bata, mabilis magkasakit. Yung mga nanay, kahit yung haba ng buhay ay umiiksi din. Dahil dito po, nilapitan ako ni Mayor Isko Moreno, sabi niya, tulungan mo ako, tumakbo ka bilang Vice President para magamot natin ang ating kababayan. Yun lang po talaga ang pakay ko. Okay? Hindi po ako politiko. Alam niyo, ang politika talaga, natutunan ko na eh, masyadong madumi ang politika. Ibang-iba talaga ang politika. Kasi kung titignan ko lang kayo, marami naman siguro nanonood sa Facebook namin, taas ang kamay. Marami naman nakikinabang sa payo namin. So maraming salamat. Diba? Kasi alam nyo naman, lahat ng ginagawa ko para sa inyo, kaya tayo nagsasakripisyo, kaya kami lahat nagsasakripisyo. Lalo na kami ni Doc Liza. Alam nyo, I'm 58 years old na ako ngayon. Gaano pa ba ihahaba ng buhay ng isang Doc Willie Ong? Baka mabuhay pa ako 15 years, 20 years, hanggang dun lang. Hindi ko to kailangan para sa akin. Actually, sa pagtakbo ko sa politika, mas iikli ang buhay ko eh. Na-fracture na nga ako, nahulog na nga ako, na-COVID pa nga ako, di ba? Mahirap to, pero okay lang sa akin umiksi ang buhay ko. Kahit 10 taon, 20 taon umiksi buhay ko, at least mapapahaba ko ang buhay ni nanay, ni tatay. Sigurado, sigurado. Pag nanalo ako, kahit di ako manalo, babalik tayo dito. Lahat ng kaya ko ibigay na libreng gamot, libreng operasyon, at ano pa ibibigay ko sa inyo. Sasabihin nyo, Doc, narinig ko na lahat yan. Oo, alam nyo naman talaga, kung napapanood nyo, hindi talaga ako politiko eh. Ang inaasahan ko na lang, kung yung buhay natin sa kabila. Pag namatay tayo, di ba, maiksi lang buhay natin dito. At least sa langit, kung may langit man, ginawa ko to para sa inyo, para sa mahirap nating kababayan. Bahala na ang Diyos magsukli sa akin, di ba? Hindi man ako manalo dito, manalo tayo sa langit, at least maganda bahay natin doon. Eh, yung mga korap na politiko sa impyerno naman pupunta sa problema na nila doon. Diba? Alam nyo naman eh, ito lang magagawa ko. Gusto ko linisin ang politika, kaya sana naman kung 1% o 10%, baka bigyan nyo ako konting boto. Kasi sa konting boto nyo, doon ako makatakbo ulit, makadami. At doon lang ako papansinin ng mga politiko. Pag pinansin nila ako, lahat ng tulong nila, ibabalik ko sa inyo. Kung ibibigay sa akin ng Department of Health, ibibigay ko sa inyo 100 billion na budget. Yun po. Kasi sa privado, alam nyo naman, masyado tayong mahina. Huwag natin kakalimutan ating apat na senador. Siyempre, Attorney John Casilisiones, Attorney Jovet Sison, Samira Butok, Dr. Carl Balita. Maraming presidential na lumapit sa akin. Yung mga ibang tumatakbong presidente. Pero sa lahat sa kanila, nakita ko ang pinaka-main na gawa.
ang nakatayo ng maraming building, maraming ospital, maraming eskwelahan, si Mayor Isko Moreno. Diba? Hindi naman ako sasama sa tao dahil alam ko mayaman siya, alam ko malakas siya. Tinitingnan ko lagi yung layunin. Ano ba makaahon sa kahirapan nyo? Sino ba mas makakaayos sa lugar ninyo? Kaya po ako sumama kay Mayor Isko Moreno. Sana po sa mga follower ko, tulungan natin. Maging presidente ng Pilipinas, Mayor Isko Moreno. Yun na lang po. Thank you so much. Mahal na mahal ko kayo. Alam niyo yan. Basta ako walang tigil. Boto niyo ako, hindi ako iboto. Pareho pa rin po. Mahal na mahal ko pa rin kayo. Thank you. Ang susunod natin si presidente ng Pilipinas. Palakpakan po natin once again, Doc Willie O. Mukhang excited na kayong lahat pa ganyan! Mukhang excited na ba lahat? Parang kumalingan sa ating special guest na lang araw na ito, kapag lahat pa tayo mag-ingay, Isko! 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 Kapag lahat! At ang ayon po pa ganyan, ang taong magbibigay ng tunay na solusyon at mabilis na aksyon para sa bawat Pilipino. Pagalianon ang susunod na Pangulo ng Pilipinas, Mayor Isko Moreno. Hi! Hello! Kumain na kayo?